si Joshua Kenny para pangalan natin si Lord the World Joshua. Yan, magsisharing kami for this day. So we are excited to listen God's word para lalo tayo, lalo kaming lumakas. So hope, kanunting kayo, palakasan tayo through words of God. So samahan nyo kami sa araw na to. Sige, so start na kami. Bye! It's pre-share time! Bye! Ito namin sa circle na yon ay seeing beauty instead of pain. So meron kaming laro dito. Mapiisip ako kung anong nakikin maganda kay Lolo. Kung ano ang nakikita kong maganda. Si Lolo, Pipi, mapiisip kita kung anong nakikita kong maganda kay Nanay. Si Nanay, mapiisip kay Lola kung ano nakikita natin maganda. O, si Lola, mapiisip kung ano ang maganda kay Joshua. Si Joshua naman, mapiisip kita akin. So, ready na po tayo, family. Ready na ba? Ready na. Ako mauna. So, ang nakikita ko kay Lolo Piping ay masaya ay si Lolo. Always smile. Smile kahit maraming problema. Natututo pa rin mag-smile. Tama po ba? So, sasabihin din natin kung tama. Next up po si Lolo. Ano pa sasabihin natin kay Nanay? Italong si Lolo sa'yo. Ano po pa? Love is the main spender thing. Oh, ano yung sasabihin daw yun? Spender. Oh. Oh, so, ano pa sasabihin ni, ni Nanay? Ano po ba yung sinabi ni Lolo? Ano yung sasabihin? Lola naman, ano namang masasabi niya kay Joshua na maganda? Ano maganda? Ano nakikita natin maganda kay Joshua? Loving! Wow! Your love is like the sun. Okay, next naman ay si Joshua. Ano namang makikita mo naman sa akin na maganda? God-fearing, at saka... Wow! God-fearing. Ayan, hindi nyo pa napansin, bakit ko yung pinakawa sa inyo, isipin na yung mga positive signs sa mga katabi natin. Bakit ko kaya pinakawa yung sa inyo? Tingin nyo. Si Nanay. Huwag natin tignan ang mga ang sa mga ano, parang kapintasan Yes, tama. Ikaw, Joshua, may matataktakan ka ba? We should look into a person's positive side more than the negative. Wow, English, ha? Yes, tama yung mga sakot nyo. In life kasi, hindi naman perfect ang mundo, eh. Tama po ba? Everybody has flaws. Yes. Wow, those pretty, ha? Tapos we are not perfect, di ba? So may mga weaknesses tayo, may mga strengths din tayo. So
sa dito sa mundong ito, pinapakita sa atin ni Lord na kailangan mag-focus lang tayo sa mga positive. Sa mga positive na nangyayari. Instead, yung mga negative sa sitwasyon natin, sa COVID-19, puro negative ang nakikita natin. Tama po ba? Pero makikita, may makikita pa yung tayong maganda na naitulot ng negative. Ano kaya yon? Anong naitulot ng COVID-19 na maganda? Mauna si Lolo. Alam mo ba yung doktor na nakarabi ko kanina na napagalit na yung sakit? Ano, di yun ang hulang ganun nakikita yung tablog. Yes, tama. Narealize ko. Ngayon ko lang naisip yun na si Lolo yung sagot niya. Tama, kahit maraming nakasakit, makikita pa rin natin na may mga doctors pa rin tayo. Amen? Kaya maging grateful tayo sa mga frontliners na still tumutulong pa rin sa mga may sakit. Tama po ba? Yes, si Nanay. Yes. Amen. At importante, buhay tayo. We are healthy and safe. Amen po ba? Si Lola, anong sagot niya? May makikita pa tayong maganda despite na negative na sitwasyon? Yes. Makain hindi magluto si Lola, may pagkain dumarating. Yes. Oh, at nakita namin sa aming buhay sa D family, nagkaisa ang mga D family. May magluluto sa breakfast, may magluluto sa lunch, sa dinner, nagkaisa ang mga magkakapatid. At napansin din namin, tati-tati, wala kami oras sa sharing, sa Bible sharing. Pero ngayon, nung nagkaroon ng COVID-19, doon kami nagkaroon ng oras na every week, nagsisharing kami, kaya doon kami nagpapalakas. Nagpapalakasan tayo, tama po ba? Yeah. Ikaw naman, Joshua, ano naman naiisip mong maganda despite na pagit na nangyayari sa'yo? Even though some school stopped teaching physically, I still continue on with my studies. Yes, tama. Kasi hindi lahat naman ng estudyante nagpatuloy sa pag-aaral. Kasi nga, walang wifi, walang laptop, walang cellphone. So, you must be grateful. Tama po, Joshua? So, always natin pasalamatan si Lord na anumang mangyari sa ating buhay, still, may mga positive pa rin. Amen? Ayan, so ang Bible verse namin today ay makikita natin sa Luke chapter 8 verse 14. Sabi dito, "The seed that fell among thorns stands for those who hear. But as they go on their way, they are choked by life's worries, riches, and pleasures, and they do not mature." So sinasabi dito sa verse na to, pinaparimay sa atin ng Diyos na itong life natin ay puro troubles. Tama po ba, Lolo, Lola, Nanay, Joshua? Yes. Na lahat, hindi, yung life natin hindi easy. May heart din, tama? So, ang kailangan dito, kahit nahihirapan man tayo, still, magpatuloy pa rin tayo. Tama ba? Na anumang problema, tuloy lang. Magkaroon pa rin ng faith kay God. Amen? Yan, may maganda akong na example dito na despite the maraming problema, still nagpatuloy. Halimbawa na lang dyan, si Lolo. Yung love story ni na Lolo at Lola. Despite na maraming maniligaw si Lola, mga professionals, still si Lolo, hindi pa rin siya nagpatalo. Gumawa pa rin siya ng paraan,
Nag-effort siya. Tama po ba? Oh, nag-isip siya ng paraan kung paano niya mapasakot si Lola. True sa mga magulang. Magulang, yes, humalap siya lang hopya para sa magulang. Kaya yun, diba? So nga bang pinigay niyo, anong pang ginawa niyo, Lolo? Anong ginawa niyo, diskarte, para mapasakot niyo si Lola? Siopaw, nagbigay lang siopaw lang, napasakot agad ni Lolo si Lola. Tama po, Lola? Oo, diba? Kasi nga, dito pinaparimay sa atin ng Diyos na itong life ay full of troubles. Pero, gusto ni Lord na tama yung sinabi ni Lolo kanina, kailangan, kahit kanito ang nangyayari sa atin, mag-isip pa rin ng paraan. Magkaroon ng diskarte. Tama ba? Na magpatuloy ang life. Siyempre, kasama si Lord. Amen? Pinaparimain itong verse na ito na huwag natin hayahan na mag-worries tayo sa mga problema na naranasan natin. Na kahit nahirapan man tayo, huwag tayo titigil. Huwag tayo magpapatalo sa faith. Maging matatag ang faith natin, maging strong pa rin tayo. Tama po ba? Tama. So, anong naging lesson natin for this day? Ano yung mga natutunan natin? Lolo, nanay, Lola, Joshua. Ikaw mauna, Joshua. When trouble comes, there's solution comes. Yes, tuloy lang. Kung may problema, may solusyon. Tama yung sagot ni Kuya Joshua. Kasi Lola, anong natutunan natin for this day? Magtiwala. Yes, tama. Magtiwala pa rin ng lubos kay Lord. Kahit pangit, tama? Si nanay. Yes. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Sabi nga ni Lolo, habang may buhay, may pag-asa. Si Lolo, ano natutunan natin for this day? Yes, tama. Ano mang mangyari sa ating buhay, huwag tayo mag-discourage. Instead, magpatuloy tayo makinig para ma-encourage tayo sa salita ng Diyos. Wow! Ang kanta ng sakot ni Lolo! Tama po ba? Tama. Tama. Yan, so we are so much blessed na naman. Dahil marami kaming natutunan, maraming pinarimay sa amin ni Lord na think positive lang kahit puro negative. At wag mag-give up. Mag-encourage kung salita ng Diyos, patuloy makinig para manatili tayo kay Lord at magtiwala pa rin. Kasi lahat ng problema may solusyon. Amen? So, we are saying goodbye na. Bye-bye! Bye-bye! Bye! See you next time! See you next time ulit!